And I know he's not in her. Yo, what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa aking channel. Ako nga pala si Jan TJ Cruz. At today, tuturuan ko ng dalawang text transition na maaari nyong gamitin sa mga lyrical edit nyo, no? So, pasensya na nga pala dahil ngayon lang ako nakapag-upload ulit. At syempre, gawa ng sobrang busy dito sa bahay. At nawalan din kami ng internet, no? So bali ngayon nabalik na ulit, kaya makapag-upload na ulit tayo sa mga susunod pa na araw, no? So pasensya na talaga. At bago natin ito simulan, kung bago ka nandito sa aking channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So start na tayo, no? Unang-una magawa lang muna tayo ng text. Gawin natin sa gitna and then kung ano yung font na gusto nyo na gagamitin nyo pala, it's all good. So una, gawa lang tayo ng text. Kunwari ito ha, lyrics to. Duplicate natin. Ay, duplicate. Tapos baguhin natin yung kulay. So ayan, cut natin muna and then bugay natin to. Gawin natin you. I love you. Okay, so bali itong pangalawang text na gagawin nyo is gagawin natin siyang red. So bali, maglagay kayo ng keyframe. Tapos magiging red siya. Yan. Itong red na to, para red na red. Tapos ayusin natin. Yan. Sana nasundan nyo ako mga boss. Tapos gawa tayo ng rectangle para magiging smooth yung transition na gagawin natin. Duplicate natin. Then kung saan natapos yung isa, doon natin kakat. Then grupa sa mask. Grupa sa mask natin. Ay, baliktad. Yan. Okay, and then next na gagawin natin, dito muna tayo sa umpisa, i-hide muna natin yung una. And then dito muna tayo, punta kayo sa move and transform, and then zooming tool. Lagay kayo ng dalawang keyframe, isa sa gitna. Tapos dito sa umpisa is zoom out. Mag-zoom in, yan, parang ganyan. Then yung graph, gaya nyo na lang. Z-type. Ito yung nakita kong smooth na graph eh. Next is moving tool naman. So from gitna hanggang dulo, uusod lang siya ng bahagya. Kasi doon papasok yung U. Tapos graph, paste na lang natin. Ay, wait lang. Paste na lang natin yung graph. And ganito yung kalabasan. Yan. So bali punta na tayo dito sa next na text natin, no? So i-unhide na natin siya. And then zooming to lang ulit. Dalawa. Tapos dito is out lang ulit, no? Pakadali lang naman ito. Kung alam nyo na to is good para sa inyo. Pero dun sa mga hindi pa nakakaalam, no? Para sa kanila to. So yan, bali usod lang natin sa moving tool. Usod lang natin ng konti pa. Yan. So yan, eto pwede na to. And then next na gagawin natin, teka, back muna pala tayo dito sa group, no? Gawa tayo ng ano, vector. So click nyo tong vector drawing. Lagyan kasi natin siya. So eto yung vector
ano, drawing. Date natin na dalawa ko na eh. Then cut natin. So yan, bali dito. Click natin edit points. So umpisa dito muna siya. Then next sa dulo. Click nyo lang ha yung etong space. So yan o, parang ganyan. And then position natin. Click lang ulit. Ayan. Next na gagawin natin is punta kayo sa color and fill. Tanggalin nyo yung kulay and then punta kayo sa border. Gawin nyo siyang red. Then check. Pero yung pagka-red nga pala is red na red. So, ayan. Ay. Click natin yung ano na bago. Then next, punta kayo sa effect. Add effect tayo. Sa drawing, lagay nyo yung drawing progress. And then sa end, maglagay kayo ng dalawang keyframe. Tapos dito sa una is 0. Yan, wala nang graph. Ay, hindi, lagyan natin ng graph yung kagaya kanina yan. So, lagay natin pala sa ilalim, no? Yan. Lagay nyo sa ilalim, parang ang pangit, pero it's all good na naman. Yan, ganyan yung una natin transition. So, next transition na tayo. So, next, gawa muna kayo ng text. So, eto meron na, nagawa na ako. And then next, ito tayo sa color and fill. And then, from white ulit, magiging red. So, yan. Okay, sana nasundan nyo ako. Next naman is, kuha tayo ng round. Round rectangle, no? Then, edit shape natin siya, yung Y muna. Gawin natin siyang 5, no? Tapos, sa X is from 0 to 100. Try natin muna. So, 0 to 100. Okay na yan. Pero, kung hindi habot dun sa text nyo, is adjust nyo lang, no? Kunwari, yan. Adjust nyo lang ng konti pa. Wala nang graph yan. Gawin lang natin yung kulay niya is red. Yan, then cut pala natin, no? Hindi ko na-cut. Wait lang. Cut muna natin. Tapos duplicate natin yung rectangle, dapat dalawa. Yung isa sa taas. Yan, yung isa naman is sa baba. Lagyan natin yung text sa taas. Baby, you're like... Ayan, halimbawa yan, ganyan. Ito ka. Yan, ito yung example. Tapos gawa ulit tayo ng isang rectangle. Fit natin sa screen. Tapos cut. Group natin lahat. Okay. Next naman is, gagawin natin is, punta kayo sa effect, add effect tayo. Tapos,
Sa distortion, lagyan natin yung wave warp. Then yung phase niya is from yung phase from 3 to 0. So mali maglagay na kayo. Then ito 3. Ayan ang graph. And then direction. So sa direction naman is 90. Tapos spacing 10 na lang natin, ha? 10. Okay. Then so magnitude naman tayo, lagay ka na dalawang keyframe. Tapos dito sa umpisa i-scale natin. Then to 0. Yan. And then lagyan natin siya ng zooming tool. So punta kayo sa mobile transform and then zooming tool. Tapos sa una is zoom. Lagyan natin ang graph. So kung anong gusto nyong graph na ilagay. Yun. So yun lang yung tutorial natin for today. Sana nagustuhan nyo mga boss. So kita tayo sa mga susunod natin na video, no? Maraming maraming salamat at lagi nyo lang tatandaan na hindi kaangat sa buhay kundi mo pagsisikap ang mausap. Peace out!